Mayong buntag, mayong buntag Pilipinas, mayong buntag sa tanan. Ito. Dito ako sa baba kasi doon sa taas, ingay ng mga anak ko kasi mayroon kami mga kapit, may kapitbahay, may barkada sila na andon. Kahit maaga pa, ano, ang aga. Ipagdasal natin mga kababayan na sana matapos na yung sigalot sa Russia. Sa Russia at saka sa Ukraine. Sana matapos na po. Sana ipagdasal natin na maayos na ang lahat. Kasi lahat tayo apektado sa ganong gulo. Ito naman, mag-uumpisa lang ako about doon sa ano, sa kasi kahapon may nakasalubong ako na taga dito lang sa amin. Hindi ko na babanggitin kung sino yon. Basta dito, taga dito lang sa amin. Nagtatanong siya sa akin kung nalista ba daw ako. Ngayon, nagtataka ako. Sabi ko, anong lista? Sabi ko, hindi ko naman alam ano. Kasi pagdating sa mga ganyan, lista-lista na yan. Parang wala naman sa akin yun. Kung may ililista ako, okay lang. Kung hindi, okay lang. Kasi ang sa akin, naghahanap na lang kami ng ano. Ngayon, sabi ko, ano ba yung lista? Doon daw sa isang simbahan. Hindi ko rin alam kung saan simbahan, basta simbahan siya. Ngayon, sabi ko, ay hindi ko alam. Sabi ko nang ganun. Sabi niya, ay baka bibiim ka. Doon ko naisip na bakit? Bakit kung bibiim? Di ba ang pangit? Kasi lini daw sila. Wala naman akong pakialam kung lini kayo. Basta ako, oo, totoo yun, bibiim talaga ako. Wala nang makapagbago sa ano ko, BBM Sara talaga ako. Team BB, doon talaga ako sa unit team. Hindi pa naman sila nagkakaraban nung nalaman ko na tatakbo sila talagang team unit team talaga ako. Ngayon naisip ko, bakit ganun? Parang yung sila yung mga makalini. Pag alam nila na ikaw ay isang BBM, parang pati sila nagagalit sa'yo. Diba ang pangit? Kaya nga tayo nagrehistro sa sarili natin kasi para mayroon tayong yung tinatawag na may sarili tayong desisyon para mamili sa gusto. Hindi yung didiktahan ka ng iba, magagalit sila porkit hindi natin gusto yung gusto nilang iboto. Diba ang pangit? Ngayon, hindi ko na pinalagpas ko yun kasi mahirap din naman. Hindi kasi ako marunong nakikipag-away sa mga ganyang klaseng tao. Kasi kung makikipag-away ako, wala rin mangyayari. May isa na namang tao dito na tinawag ako. Ngayon, nagsabi sa akin na tinatanong ako kung saan ka ba talaga? Diba ang pangit ng ano, akala mo sila yung tatakbo eh, no? Akala mo sila yung, kung may grasya man dyan, akala mo sila yung magbibigay, diba? Ngayon, tinatanong ako kung saan ba daw talaga ako. Naisip ko, bakit? Anong meron? Ba't ganun? Di ngayon, sinagot ko, sabi ko, bibiin ako talaga, bibiin. Ang ibig pala niyang sabihin dito sa New York, dito sa amin, kung kanino daw ako. Kaya ang sabi ko, undecided pa ako. Kasi malayo pa naman. Pero sa presidential, unit team talaga ako. Doon ako talaga. Ngayon kasi, ang dami niyang dahilan. Kasi daw, Kisyo, kailangan na daw malaman kung kanino daw talaga ako. Dito sa mayor. Isip-isip ko, bakit? Anong dahilan? Bakit kailangan nilang malaman kung saan gusto yung tao na buboto? Diba? Mayroon siyang medyo may katungkulan siya. Pero wala siyang karapatan para tanungin ako. Okay lang yung kung tanungin, pero yung parang gusto niyang i-ano, na doon din ako sa gusto nila. Parang nakakabuisit, diba? Parang nabubuisit ako, pero pinigilan ko na lang yung sarili ko para maiwasan yung gulo, maiwasan yung magkakasagutan kami. Kasi
Iba kasi ako pag ano, pag oras na maumpisahan ako ng ano, talagang dire-diretso na yung ano, kaya kumbaga nagpa ano na lang ako. Kaya ang sinabi ko, undecided ako. Pero hindi ako undecided. Hindi ako undecided yung ano, sinabi ko na lang sa kanya na undecided dito sa ano, kasi para hindi na nga magkaanuhan kami. Kasi alam ko naman siya doon siya sa kabila, ako rin dito sa kabila. Hindi ko lang alam kung bakit yung mga tao na yun, ako yung laging na ano. Tapos may isa pang lalaki dito sa amin. Nung time na yun, yung nagkaraban si Lani, grupo ni Madam Lini sa ano. Hindi yung karaban pala. Nag-ano sila dito sa circle. Ano bang tawag nun? Yung, basta doon sila sa circle. Kalimutan ko nung ano doon. Doon sila, doon lahat ng makalini nandoon. Di ngayon, tinatanong ako nung itong kapitbahay namin. Sabi niya sa akin, Malu, hindi ka ba sumama? Sabi ko, saan? Doon daw sa circle. Kasi nga mayroon daw doon kay grupo kay Lini. Parang nag-ano, parang nangampan niya, yung ganun kasama niya, nangampan niya. Ngayon, ang sabi ko, ay hindi, bibiin kasi ako, sabi ko ng ganun. Akalain mo ba, ang sagot niya sa akin, ganito, ano daw ang gagawin ko kay bibiin? Ngayon, parang umano yung dugo ko parang umakyat sa utak ko na, ibinalik ko rin sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, ikaw, ano rin gagawin mo kay Lini? O, diba? Binalik ko lang naman sa kanya eh. Ngayon, nung pagbalik ko sa kanya, tuloy-tuloy na yung sinasabi ko. Sabi ko sa kanya, nagrehistro ako sa sarili ko, hindi para diktahan mo kung kanino ako. Diba? May sarili akong desisyon. Kaya ikaw, kung kanino ka gusto, nire-respeto ko yun. Nire-respeto ko, hindi kita pinagbawalan kasi gusto mo kung kanino ka. Huwag mo lang akong parang anuhin na anong gagawin ko kay BBM. Wala kang pakialam kung kanino ako. Ha? Wala kang pakialam kung kanino ako gusto. Dahil yun ang gusto ko. Yun ang napupusuan ko. Ngayon, yun ang napupusuan ko. Tapos, magsasabi pa na magnanakaw. Ngayon yung sinasabi niyong magnanakaw, di ba, hindi ba kayo kinikilabutan sa mga sinasabi niyong magnanakaw? Ha? Titatanong ko lang kung ano bang ninakaw ng mga Marcos? Bakit ilang dekada na ang nakalipas? Bakit walang ni isang Marcos na nakulong? At bakit yung mga kaso na isinampa sa kanila, bakit binasura ng... Ito lang isa ang masasabi ko. Kung sino man ang gusto ng bawat isa, kung sino man ang napupusuan sa pagpagbubuto nila itong darating na Mayo, dapat nire-respeto yun. Dapat mag-respeto ay pangtanan. Dili nato, hindi natin tanggalin yung pagiging pagkakaibigan natin ng dahil lang sa ganitong ano. Sa ganitong ano. Kasi yung iba. Kasi yung iba nag-aaway. Hello guys. Ito po kaibigan ko. Ito, maano to. Hindi to katulad sa iba na kung saan mo gusto. Wala siyang ano eh. Nire-respeto din niya. Nire-respeto niya kung kanino ka. Kaya ako nag-ano dito. Kasi may mga tao talagang nagagalit na kay BBM kami. Diba? Kay BBM. Dito sa lugar namin, marami din makalini. Marami din makabibiin. Kaso lang, parang yung iba kasi hindi naman lahat ah. Yung ibang makalini dito, parang umuulbo yung utak nila. Pag marinig nila na ikaw ay isang bibiin, parang yan sila ang gusto nila,
doon ka sa ano nila. Di ba pangit naman yun? Kailangan, parang asa na yung tinatawag na ano, yung tinatawag na, yung magbumili ka sa sarili mo. Di ba? Ang gusto nilang sila ang magdikta sa inyo. Kaya, ang mapapayo ko lang po sa lahat, no? Kung kayo magkakaibigan, kung kayo magkakamag-anak, huwag ninyong putulin ng dahil lang sa ganito. Kasi marami akong nakikita na ngayon magkakaibigan sila. Pagdating ng ano, magkakaaway na, nagsisiraan na ng dahil lang dito sa magkaiba sila ng binubutuhan. Ang pangit tignan. Ngayon kung ano, kung iba man ang gusto ng isa at saka iba, magkaiba kayo ng ano, dapat yung respeto andon, yung pagiging magkamag-anak andon pa rin, yung pagiging magkaibigan andon pa rin. Sport lang. Kasi hindi naman pwede, sakaling ako, isang BBM ako, tapos ikaw kaibigan ko, makalini ka, maka-isko, pakyaw, o kanino ka. Tapos, sasabihin ko sa yung huwag ka dyan, dito ka sa kay BBM. Di ba ang pangit, parang tinanggalan kita ng karapatan mamili. Kailangan, magre-respeto natin ang bawat isa, kung kanino ka. Kasi, ako ang dami ko nang nag-ano sa akin, ang dami nang nag-ano, kahit nung kapanahonan pa, dati pa, ang dami nang nag-ano na bakit. Bakit daw si Marcos, bakit daw si BBM ang ibubuto ko? Pakialam niyo ba? Ha? Ano bang pakialam niyo? Yung ginusto niyo ba? Pinakikialaman ko ba? Hindi, di ba? Nirerespeto ko rin kayo. Kaya ang masasabi ko lang, huwag naman nating putulin yung pagiging magkaibigan natin ang dahil lang dito sa hindi tayo magkapareho ng gustong butuhin. Kasi ako talaga solid unity ako. Oh, promise, solid unity ako. Iwan ko lang, sa mga anak ko, may mga anak ako na mga butante na. Pero, niminsan, hindi ko sinabi sa kanila na dito kayo. Kasi may mga isip na yung mga anak ko eh. Hindi ko sinabi na kung kanino ako bubuto, doon din kayo. Pinabayaan ko sila kung kanino sila. Ngayon yung isang anak ko, halos nga lahat sila eh, halos lahat. Bukod lang sa panganay kong anak kasi hindi yun marunong mag-search. Ngayon parang naano nila, nagsisearch sila kung ano daw yung mga nangyayari sa panahon ni Marcos. Tapos sinasabi nila, mama, ganito pala ganun. Ang sabi ko sa kanila, ako hindi ko sinasabing kung kanino ako gusto, doon din kayo. Kung ang sinasabi ko sa kanila, kung sino yung napupusuan nyo, doon kayo. Dahil mahirap, kahit anak ko kayo, mahirap tanggalan ko kayo ng karapatan ng dahilan sa mga ganito. Kaya yung mga anak ko, hindi naman po sila nagano. Basta sa, hindi kami nagano, hindi katulad yan sa iba, ibang pamilya, na porket ikaw nanay, tatay, doon ka, yung mga anak mo, hinahakot mo rin na doon. Tinanggalan mo po ng karapatan ang mga anak mo. Yan ang nasasabi ko. Kaya sa mga ano dyan, yung mga kung kanino man kayo dyan, peace tayo. Dahil yan, yung mga ganyan na mag-aaway-aaway tayo, wala. Kaya tayo hindi umuunlad. Kaya tayo Pilipinas, lalo tayo na ano, dahil dito sa pagbabangayan natin na porket hindi tayo nagkakaisa ng binutuhan, nag-aaway-aaway niya. Hindi pwede yun. Kailangan, kaya nga mayroong ano eh, kaya nga mayroong eleksyon, dahil malalaman doon kung sinong mananalo at kanino gustong bumoto ng tao. Kaya para sa inyong mga high blood na makarinig na kami gusto namin si BBM, shout out sa inyo dyan. Kung kayo makalini, kung kayo makapakyaw, kung kayo maka Isko, nire-respeto ko yun. Nire-respeto namin kayo. Kaya, kayo rin dapat nire-respeto din ninyo kung kanino kami. Ayokong makipag-away ng dahil lang sa ganito. At saka karapatan namin yun mamili. Wala nang makakapagpigil yan. Wala nang makapagdikta
nasasabihin mong, huwag yan, huwag yan. Kung sino pa yung sinisiraan nyo ng todo, yun pa ang umaangat ng husto. Ha? Yun pa ang umaangat ng husto. Kaya, bawal manira, huwag manira. Ang atupagin natin ngayon kung sino ang mananalo, sino magwawagi sa darating na ano. Sana wala pong dayaan na mangyayari. Sana wala pong dayaan. Wala pa namang ano eh. Wala pa namang kasiguraduhan na manalo si Bongbong. Kung manalo si ano, kasi magbubuto pa. Kaya antayin na lang natin. At saka, kung sino man ang mananalo itong darating na eleksyon, dapat tayong lahat susuporta sa nanalo. Kasi wala na tayong magawa, 'di ba? Wala na tayong magawa. Siya na 'yung nakaupo, siya na 'yung kumbaga ano ng Pilipinas. Siya na 'yung maghahandle lahat, siya na. Kaya dapat suportahan, hindi 'yung kung sakaling matalo 'yung ano niyo, 'yung manok niyo. Parang ano kayo, parang against government kayo kasi ganito, ganun. Huwag naman sana, dapat tayo mga Pilipino magkaisa tayo. Yan lang po. Sa inyo pong mga basher dyan, sa mga sa iba, lalo na yung mga makalini, peace tayo. Peace. Bye-bye.